Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang lalaking nagngangalang Dan na nagtatrabaho sa isang used car dealership sa Buffalo, New York. Sa trabaho na iyon, magaling talaga siyang magbenta ng sasakyan at kilala siya bilang pinakamagaling na tindero doon. Isang araw, humiling sa kanya ang kanyang boss na magpakuha ng larawan para sa website ng kumpanya, ngunit sinabi niyang hindi dahil gusto niyang ipagdiwang ang anibersaryo ng kanyang kasal kasama ang kanyang asawang si Jessica. Si Dan ay isang masipag na tao na nagpaplano sa kanyang buhay ng mabuti, at naglalaan rin siya ng oras para sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya, binati niya ang kanyang asawang si Jessica at ang kanilang tatlong anak na sina Nina, Kyle, at Max. Noong panahong iyon, nagkakaroon ng hindi pagkakasundo si Jessica kay Nina tungkol sa kung saan niya gustong magkolehiyo. Noong una ay plano ni Nina na mag-enroll sa Stanford University para sa kursong journalism ngunit nagbago ang kanyang isip na pumunta sa Southern University kasama ang kanyang kasintahang si Trevor. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Jessica si Dan na kausapin si Nina, ngunit nanatili siya sa kanyang desisyon. Nang maglaon, gusto ni Dan na lumabas kasama si Jessica para sa kanilang 18th anibersaryo ng kasal at hiniling kay Kyle na bantayan si Max. Gayunpaman, may iba pang plano si Kyle at tumanggi, ipinasa ang responsibilidad sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, na si Nina, na nagalit tungkol dito. Sa kalaunan, mas nadaman niya ang pag-iisip tungkol sa pag-aaral sa parehong kolehiyo kasama si Trevor. Samantala, nakipagkita si Kyle sa kanyang kaibigan na si Samir at nalaman na sa halip na gumawa ng group study, naglalaro sila ng mga online games sa bahay ni Samir. Matapos siyang bayaran ni Kyle, nakakapagtaka, si Kyle ay isang kilalang gamer sa internet na may username na Killboy, at maraming tagahanga. Ngayon, pag-usapan natin sina Dan at Jessica na pumunta sa isang amusement park. Medyo masama ang loob ni Jessica kay Dan dahil palagi itong nananatili sa kanyang boring na mga plano, at gusto niyang isama niya ang pamilya sa isang paglalakbay sa labas ng bayan. Matapos mag-enjoy ng ilang rides together, nangako siyang magplano ng family vacation. Nang marinig iyon, natuwa si Jessica sa ideyang ito, at habang naghahalikan sila, isang grupo ng mga teenager na lalaki sa amusement park ang palihim na kumuha ng litrato at tinukso sila. Hiniling ni Dan sa mga binata na burahin ang larawan ng kanilang paghahalikan, ngunit ang isa sa kanila ay binuhusan si Dan ng inumin sa ulo. Sa halip na makipag-away sa kanila, pinili ni Dan na lumayo sa sitwasyon. Kinabukasan, nagsasanay si Jessica ng boxing para ilabas ang kanyang mga pagkabigo bilang isang stay-at-home na ina na humaharap sa iba't ibang problema, kabilang sa mga problemang ito ay ang pagpapayo sa kanyang anak na si Nina. Habang nag-e-ensayo siya, hindi niya sinasadyang natamaan ang isa pang babae na nagngangalang Gwen, na nag-e-ensayo din ng boxing doon. Nagsimula silang mag-usap, at humingi ng paumanhin si Jessica para sa kanyang mga aksyon, ipinaliwanag na siya ay bigo dahil ang kanyang asawa ay hindi kailanman isinama ang kanyang buong pamilya tuwing holiday o naglaan ng oras na magkasama sa labas ng bahay. Matapos mag-usap saglit, kailangan ng umalis ni Gwen papuntang airport dahil siya ay isang tour guide. Ibinigay niya kay Jessica ang kanyang business card at sinabing maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya anumang oras kung plano niyang magbakasyon. Samantala, namimili si Dan sa isang supermarket kasama si Max nang bigla siyang inatake ng isang estranghero. Mabilis na nadepensahan ni Dan ang kanyang sarili, na ikinagulat ng lahat ng tao sa supermarket. Binayaran niya ang kanyang mga binili na parang walang nangyari at kalaunan ay umuwi kung saan may lihim siyang drawer na may mga armas sa ilalim ng hagdan. Nag-aalala, nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigan na si Augie at hiniling sa kanya na gumawa ng mga bagong pagkakakilanlan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Maya-maya, dinala ni Dan si Max sa school ni Nina. Pumunta siya sa silid ng editor ng magazine ng paaralan upang hanapin si Nina, ngunit wala siya roon. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa isang estudyante na naghahayag na si Nina ay umalis sa magazine ng paaralan 3 buwan na ang nakakaraan, at nakikipag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng stadium. Nakita ni Dan ang kanyang anak na babae at ipinahayag ang kanyang pagkabigo sa hindi pagsasabi sa kanya tungkol sa pag-alis sa komunidad ng magazine ng paaralan. Si Nina, na masama rin ang loob, ay nagpaliwanag na umalis siya dahil hindi binabasa ng kanyang ama ang kanyang mga artikulo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Nina na sumama sa kanya, at nang sunduin niya si Kyle mula sa kanyang klase sa chess, nalaman niyang naglalaro ng online games si Kyle sa bahay ni Samir. Nang malaman niya iyon ay pinagalitan niya si Kyle at sinabihan niya itong sumakay na sa sasakyan.
Nang nasa kotse na ang lahat ng kanyang mga anak, nagmadali si Dan na sunduin si Jessica na nagtatrabaho sa ospital. Sinabi niya sa kanila na magbabakasyon sila sa Las Vegas tulad ng dati nang gusto ni Jessica. Samantala, isang itim na van ang sumusunod kay Dan at sa kanyang pamilya. Nang mapansin ito ni Dan, sinubukan niyang iwasan ang van para hindi ito makasunod sa kanila. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan nang hindi sinasabi sa kanyang pamilya ang sitwasyon. Dinala niya ang kotse sa showroom ng kanyang pinagtatrabahuin at itinaas ito, at nakakita siya ng listen ng device sa ilalim ng kanyang sasakyan. Palihim na inilagay ni Dan ang listen ng device sa isang sasakyan na minamaneho ng kanyang katrabaho. Pagkatapos ay iminungkahi niya sa kanyang katrabaho na subukan niyang magmaneho ng mabilis upang malaman kung ano ang mali dito. Naloko ang mga tao na nasa loob ng itim na van na nagmo-monitor sa sasakyan ni Dan at hinabol ang sasakyan na minamaneho ng katrabaho ni Dan. Nang maging mas ligtas ang mga bagay, ipinagpatuloy ni Dan ang kanilang paglalakbay sa Las Vegas. Nang ibahagi ni Jessica ang mga larawan ng kanilang paglalakbay, kinuha ni Dan ang lahat ng mga cellphone na mayroon sila at itinapon ito sa ilalim ng tulay. Ayaw niya ng anumang kagamitang pangkomunikasyon sa panahon ng holiday, dahil nag-aalala siya sa mga taong sumusubaybay sa kanila. Sa American Automobile Association office, sinubukan ni Dan na kumuha ng mapa para sa kanilang biyahe. Nagdadalawang isip ang opisyal sa opisina dahil ayaw magbayad ni Dan gamit ang credit card. Gayunpaman, binigyan niya ang opisyal ng pera bilang suhol, at sa wakas ay ibinigay sa kanila ng opisyal ang mga mapa na kailangan nila. Maya-maya pa ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay, kahit na sa una ay medyo awkward dahil sanay na silang maging abala sa kanilang mga gadgets. Pero hindi nagtagal, nagsimula na silang lahat na kumanta at nagtawanan para mas maging masaya ang biyahe. Bumalik sa bahay ni Dan, isang lalaking nagngangalang McCaffrey at ang kanyang tatlong tauhan ay nagsisikap na hanapin ang pamilya ni Dan. Hindi ito naging madali dahil walang record ng kanilang paggamit ng credit card o anumang mga post sa social media mula sa pamilya ni Dan. Di nagtagal, inutusan ni McCaffrey ang kanyang mga tauhan na patuloy na hanapin ang pamilya ni Dan at nadama niya na baka hindi sinabi ni Dan sa kanyang pamilya ang kanyang tunay na pagkatao. Noong nasa isang hotel si Dan ay nagbago ang isip niya na huwag manatili doon pagkatapos niyang makita si Kyle na kumukuha ng litrato kasama ang isang fan at ipinost ito sa social media. Sinabi niya sa kanyang pamilya na magpatuloy sila sa paglalakbay at kailangan nilang matulog sa kotse ng gabing iyon. Hindi nagtagal ay nagsimulang habulin ng tatlo sa mga tauhan ni McCaffrey na nakamotorsiklo ang kotse ni Dan. Maya-maya, pinatugtog ni Dan ang musika para hindi malaman ng kanyang pamilya kung ano ang nangyayari. Si Max, ang sanggol, ay nanatiling gising at tumawa, na tila alam niya na kakayanin ng kanyang ama ang mga masasamang tao. Biglang sinubukan ng isa sa mga tauhan ni McCaffrey na barilin si Dan, at bumawi si Dan, na tinamaan ng isa sa kanila. Nang makalapit ang isa pang kriminal at humawak sa kotse, pinabagsak siya ni Dan sa pamamagitan ng paglalagay ng bote ng gatas ni Max sa helmet ng kriminal at nahulog ang kriminal sa gitna ng kalsada. Samantala, naalis ni Dan ang huling kriminal sa pamamagitan ng pagbangga ng kanyang sasakyan sa motorsiklo ng kriminal, dahilan para mabangga ito sa isang billboard. Nagising si Jessica matapos marinig ang pagsabog ngunit nagsinungaling si Dan at sinabing tumama sila sa isang lubak. Dahil buong gabing nagmamaneho si Dan, nagpasya siyang huminto sa isang plantasyon para magpahinga. Ngunit nang matutulog na siya, nagising si Nina at napagtantong nasa Southern University na sila. Hiniling niya sa kanyang ama na dalhin siya sa Southern University kung saan niya gustong pumunta. Matapos ang ilang pagtatalo ni na Jessica at Dan, sa wakas ay pumayag si Dan na dalhin si Nina sa campus. Habang naglalakad sa campus park, binanggit ni Kyle, nakasama si Nina at Max, na tila hindi sinasang ayunan ng kanilang pamilya ang relasyon nila ni Trevor dahil nagbago na ito. Dagdag pa ni Kyle, gusto niya ang nakaraang Nina na mainit sa kanilang pamilya. Nang marinig iyon, napangiti si Nina at nagpasalamat sa nakababatang kapatid dahil hindi niya inaasahan na ganoon pala ito ka-sweet sa kanya. Samantala, pinakinggan ni Dan si Jessica na nagkukwento tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang atleta ng PO Vault, at kung paano niya kinailangan na talikuran ang kanyang pangarap pagkatapos ng isang hindi inaasahang pinsala. Gustong ibahagi ni Dan ang sarili niyang nakaraan ngunit nagbago ang isip niya nang makita ang isang kahina-hinalang lalaki na may dalang malita.
nilapitan niya ang lalaki, na isa palang cornseed businessman na nanggaling sa Germany na hinahanap ang kanyang anak sa campus. Nang mapadaan sila sa laboratorio, hindi naniwala si Dan sa kwento ng lalaki, kaya kinausap niya ito sa wikang German para masigurado na hindi siya isa sa mga tauhan ni McCaffrey. Nagulat si Jessica nang marinig niya na marunong magsalita ng German ang asawa niya at umalis sa hallway. Sa kalaunan, naniwala si Dan sa lalaki nang ipakita niya ang kanyang maliit na puno ng mga buto ng mais. Kasabay nito, sinubukan ng isa sa mga tauhan ni McCaffrey na barilin si Dan. Mabilis na pumasok si Dan sa laboratorio, at sumiklab ang away sa pagitan nila. Nagtagumpay si Dan na talunin ang mga tauhan ni McCaffrey. Sa kabilang banda, si Nina ay naglalakad sa dorm ng paaralan at hindi sinasadyang napunta siya sa silid ni Trevor. Laking gulat niya nang makita siyang may kasamang ibang babae. Nang matuklasan niyang niloloko siya ng kanyang nobyo, nagpa siya si Nina na turuan ng leksyon si Trevor at nakipaghiwalay sa kanya. Maya-maya, sumama si Nina sa kanyang pamilya sa paglalakbay patungo sa Las Vegas. Nang makarating sila sa Colorado, si Nina ang pumalit sa pagmamaneho para makapagpahinga ang kanyang ama. Humingi siya ng paumanhin kay Dan sa pag-alis niya sa magazine ng paaralan at nangakong babalik siya sa kanyang posisyon bilang editor ng magazine ng paaralan. Nagpasalamat din siya kay Dan sa hindi pagsasabi nito kay Jessica. Kinabukasan, pagkatapos magpalipens ng gabi sa Colorado, nakipag-ugnayan si Dan kay Augie at nagkasundo sila na magkita sa Las Vegas para kunin ang mga pasaporte ng kanyang pamilya. Habang nasa restaurant si Dan, balak niyang sabihin kay Jessica ang nakaraan niya, pero nilapitan siya ni Kyle para talakayin kung bakit mas gusto niyang maging online gamer. Ipinaliwanag ni Kyle na hindi siya gaanong kumpiyansa sa totoong mundo ngunit nakaramdam siya ng saya kapag naglaro siya bilang si Killboy dahil maraming nagkakagusto sa kanya. Sinubukan din ni Kyle na kumbunsihin ang kanyang ama na ang paglalaro ay nangangailangan ng katalinuhan at mabilis na reflexes. Hinamon niya ang kanyang ama sa isang laser shooting game na may kondisyon na kapag nanalo siya, hindi siya pipigilan ni Dan sa paglalaro, at kung matalo siya, titigil siya sa paglalaro. Nang marinig iyon, pumayag si Dan, at pumunta sila sa laser shooting game area. Hindi alam ni Kyle na sanay si Dan sa mga armas, at madali siyang nanalo sa laro. Dahil dito ay nalungkot si Kyle, ngunit sinubukan siyang pasayahin ni Dan sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Nang dumating si Dan at ang kanyang pamilya sa Las Vegas, pumunta sila sa kanilang hotel room. Nakipagkita si Dan kay Augie sa bar para kunin ang kanilang mga bagong pasaporte at flight ticket papuntang Vancouver. Maya-maya, bumalik si Dan sa kwarto at naghanda para sa hapunan kasama si Jessica, at nagdala siya ng baril bilang paghahanda kung sakaling may dumating na kalaban. Bago umalis, sinabihan niya ang kanyang mga anak na huwag lumabas ng silid o buksan ang pinto para sa sinuman. Gayunpaman, lumabas ng kwarto sina Kyle, Nina, at Max para tuklasin ang online gaming area ng hotel. Samantala, nakita ng isa sa mga tauhan ni McCaffrey si Dan at ang kanyang pamilya sa Las Vegas at iniulat ito sa kanyang boss. Bumalik sa gaming area, nakilala ni Kyle ang isang profesional na gamer na nagngangalang Ren, na nag-imbite sa kanya na makipagkita sa iba pang mga manlalaro sa isang restaurant. Sinubukan ni Dan na ihayag ang kanyang nakaraan kay Jessica, ngunit dahil nagsasalita ang waiter ng French, nagsasalita din si Dan ng French, at hindi sinasadyang ibinahagi ni Dan ang kanyang kwento kay Jessica, na hindi niya maintindihan ngunit pinuri pa rin siya. Si Kyle naman, naghahanda na siyang maglaro ng online game matapos siyang hilingin ni Ren na siya muna ang papalit sa kanya. Hindi nila alam na lihim na pinagmamasdan sila ng mga tauhan ni McCaffrey mula sa malayo. Habang nakatapos ng hapunan sina Jessica at Dan at bumalik sa hotel, hindi nila namamalayan na nawawala ang kanilang anak sa kanilang silid. Sa parehong oras, ang ilan sa mga tauhan ni McCaffrey ay pumasok sa silid at sinubukang saktan si Dan. Gamit ang kanyang kakayahan, nagawang pabagsakin ni Dan ang dalawa sa mga nanghihimasok ngunit mabilis niyang ibinaba ang kanyang baril nang mahuli si Jessica ng tauhan ni McCaffrey na nagngangalang Kugen. Sinamantala ni Dan ang isang pagkakataon at naghagis ng kutsilyo na tumama sa mata ni Kugen, na nagpalaya kay Jessica. Maya-maya pa, dali-daling pumunta si Jessica sa kwarto at nalaman niyang umalis sa kwarto ang kanyang mga anak. Napagpasyahan niyang hanapin sila sa isang online gaming place habang pinapagalitan niya si Dan dahil sa pagtatago ng isang bagay sa kanya, at sinabihan pa niya ang kanyang asawa na ayaw na niya itong makitang muli. Samantala, kalaunan ay nanalo si Kyle sa online game match at naging games MVP.
Maya-maya, dumating sina Jessica at Dan sa gaming area para sunduin si Kyle at ang iba pa. Nang nasa ligtas na lugar na sila, sa wakas ay isiniwalat ni Dan ang kanyang nakaraan bilang isang lihim na mamamatay tao na tumakas mula sa kanyang grupo upang magsimula ng bagong buhay bilang isang ordinaryong mamamayan. Simula noon, siya ay hinabol ni McCaffrey at ng kanyang mga tauhan na gustong patayin siya. Sina Kyle at Nina, nang marinig ang kwento, ay humagalpak sa tawa hanggang sa pinaputukan sila ng baril. Mabilis na inakay ni Dan ang kanyang pamilya upang magtago sa isang kasino. Sinubukan niyang pigilan ang mga tauhan ni McCaffrey, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga putok ay hindi makapinsala sa kanila dahil nakasuot sila ng bulletproof vests. Di nagtagal, patuloy na sinubukan ni Dan na ilihis ang atensyon ng mga tauhan ni McCaffrey at kalaunan ay natalo sila. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ipinagtapat ni Dan sa kanyang pamilya na ang tunay niyang pangalan ay Sam. Siya ay nasa militar at ni-recruit siya ni McCaffrey para sa isang espesyal na misyon upang alisin ang mga kriminal na hindi mahuhuli ng batas. Gayunpaman, natuklasan niya na ginagamit lang siya ni McCaffrey para pumatay ng mga tao sa mataas na bayad, kaya nagpa siya siyang tumakas. Mula noon, hinahabol na siya ni McCaffrey. Dahil doon, nagpagawa ng bagong identity passport si Sam at sa kanyang buong pamilya, ngunit nagalit sina Kyle at Nina dahil naniniwala silang ginulo ni Sam ang kanilang buhay. Nang marinig iyon, nagalit din si Jessica at nakaramdam ng panlilinlang pagkatapos ng 18 taon na pagsasama nila ni Sam. Kaya, nakipag-ugnayan siya kay Gwen para ayusin ang bakasyon upang umalis sa Las Vegas. Nang makita ni Jessica at ng kanyang mga anak si Gwen, nagulat sila nang malaman nilang naghanda siya ng private jet para sa kanila. Sa eroplano, ibinahagi ni Gwen ang isang kwento tungkol sa kanyang ex na nakatira sa Buffalo at nagpakasal sa iba. Pagkarinig nito, naghinala si Jessica na ang ex ni Gwen ay si Sam. Pagdating sa kanilang destinasyon, plano ni Jessica na isama ang kanyang mga anak sa labas para mamasyal, ngunit bigla silang hinarap ni McCaffrey. Niloko pala ni Gwen ang pamilya ni Sam para ibigay sila kay McCaffrey kapalit ng pagbabalikan nila ni Sam. Pagkatapos ay kinuha ni McCaffrey si Jessica at ang kanyang mga anak na hostage upang pilitin si Sam na makipagkita sa kanya ng mag-isa sa isang kasino. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si McCaffrey kay Sam at nagbanta na sasaktan ang pamilya ni Sam kapag hindi niya susundin ang mga utos ni McCaffrey. Nang makarating si Dan sa kasino, ang mga tauhan ni McCaffrey ay gumagamit ng drone para bantayan ang kanyang pagdating. Sa loob ng kasino, nakilala ni Dan ang isang lalaking nagngangalang Spyros na gumagabay sa kanya sa silid kung saan dinala ni McCaffrey ang kanyang pamilya. Pagdating sa loob, tinanggap ni McCaffrey si Dan at sa kanilang pag-uusap, napag-alaman na si McCaffrey ang tunay na ama ni Dan. Nabigo siya dahil pinili ni Dan na iwan siya ilang taon na ang nakalilipas, ngunit hiniling pa rin ni McCaffrey kay Dan na bumalik bilang kanyang nangungunang mamamatay tao, ngunit tumanggi si Dan. Kaya naman, inutusan niya si Gwen na barilin si Jessica. Sa takot sa kaligtasan ng kanyang pamilya, pumayag si Dan na sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama sa kondisyon na titiyakin ni McCaffrey ang ligtas na pagbabalik ng kanyang asawa at mga anak sa Buffalo. Nang marinig iyon, pumayag si McCaffrey at dinala ni Spyros si Jessica at ang iba pa palabas ng kwarto. Habang nasa elevator, matalinong ginamit ni Jessica ang lampin ni Max para ma-distract si Spyros at itulak siya palabas ng top floor. Pagkatapos ay nagmamadali silang bumalik para iligtas si Dan. Sa loob ng silid, nagawang bugbugi ni Dan si Gwen, pinayagan ang kanyang pamilya na makaalis. Samantala, naramdaman ni McCaffrey na may kakaiba at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda. Sa oras na iyon, inutusan ni Dan si Jessica at ang mga bata na pumunta sa bubong ng gusali at ibigay ang drone kay Kyle na makakatulong sa pagsubaybay sa mga tauhan ni McCaffrey. Para naman sa mga tauhan ni McCaffrey na naghihintay sa harap ng elevator para hulihin si Dan at ang kanyang pamilya, natagpuan na lamang nila ang mga kagamitan ni Max sa loob. Nang suriin nila ito, isang bomba ang sumabog na nagpabagsak sa kanila. Kasabay nito, sinimulan ni Dan na talunin ang mga tauhan ni McCaffrey ng paisa-isa sa tulong ni Kyle na nagsabi sa kanya kung nasaan ang mga kalaban. Sa oras na iyon, nagising din si Gwen at tinawagan siya ni McCaffrey sa telepono, inutusan siyang hanapin si Kyle na nagpapaandar ng drone. Pabalik kay Dan, itinutok niya ang kanyang baril kay McCaffrey mula sa itaas at hiniling sa kanyang ama na itigil ang lahat, ngunit inutusan ni McCaffrey ang kanyang mga tauhan na barilin si Dan at sinubukan niyang iwasan ang lahat ng mga putok sa bubong ng gusali.
Sinabihan ni Jessica ang kanyang mga anak na magtago at harapin si Gwen, na pumunta sa bubong. Sa game room, nagsimulang magka-problema si Dan sa pagbabasa ng mga galaw ng kalaban matapos barilin ni McCaffrey ang drone na kontrolado ni Kyle. Pagbalik sa bubong, tila madaling natalo ni Gwen si Jessica at sinadya niyang saktan si Kyle at ang iba pa. Nang makita ito, tumayo si Jessica at sinubukang umakyat sa itaas na palapag gamit ang isang poste ng kawayan, ngunit nabali ito at pinagtawanan siya ni Gwen. Hindi nagtagal, kinuha ni Jessica ang isang putol na kawayan at inihagis kay Gwen, na aksidenteng naging sanhi ng pagkamatay ni Gwen. Bumalik kay Dan, hinarap niya si McCaffrey, at bago pa man barilin ni McCaffrey si Dan, dumating si Nina kasama ang iba pa na tinatawag si McCaffrey bilang ang kanyang lolo at hiniling sa kanya na huminto. Nang marinig iyon, na-distract si McCaffrey at binigyan ng pagkakataon si Dan na atakihin siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Lumalabas, ginawa ito ni Nina para bigyan ng mas mahabang panahon si Dan para mabuhay. Sa wakas ay nakulong si McCaffrey dahil sa kanyang iba't ibang gawaing kriminal. Para naman kay Nina, nakamit niya ang kanyang pangarap na maging isang news reporter, habang si Dan ay nagbukas ng isang kumpanya na nag-aalok ng mga serbisyo sa pagpapayo sa seguridad sa mga bangko. Natupad ni Jessica ang kanyang pangarap na maging isang athletic trainer sa isang paaralan. Sa kanilang libreng oras, nag-road trip ang pamilya ni Dan kasama ang panuntunan na walang sinuman ang maaaring gumamit ng cellphone sa biyahe. Mukhang nag-e-enjoy silang lahat sa bawat sandali ng kanilang family trip. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.